Wow. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video, ipakikita ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng thumbnail sa YouTube channel ko. At kung ano application yung pwedeng gamitin sa pag-edit ng thumbnail. So, if you wanna know how, guys, keep on watching and stay tuned! So, yan guys, pakikita ko sa inyo kung saan ako nag-i-edit at kung paano. Una, dapat may download na kayo ng PicsArt application. Una, mag-cut out muna tayo ng picture natin. Kasi diba, kita nyo may background dyan. Kung gusto nyo mismo katawan nyo lang, mukha nyo lang yung makuha, meron naman dyang option. So, ayan, pinili ko yung person. Kasi ang ganda na ng pagkaka-cut out niya. So, yan. After naman yan, kailangan mo lang muna siya i-save. So, mapupunta siya sa gallery mo. Then, after nyan, i-continue natin yung pag-i-edit. Buksan mo ulit yung PicsArt. Pagkatapos, yung plus. And then, humanap ka kung ano yung picture na mismo parang iba-background mo. Or kung ano pa yung ilalagay mo. So, ako ito, nakita ko yung gusto kong itry, Papa John's na box. Tapos, kailangan mo siya i-crop. And then, piliin mo dyan sa bandang baba, yun, YouTube. Para sukat na talaga siya sa paglalagay mo ng thumbnail sa YouTube channel mo. Pwede mo rin siya i-rotate. So, example lang yan, kung yung picture na mapipili mo is hindi nakaayos. So, kailangan mo lang siya i-rotate, i-apply para mapasave siya. So, yan. After nyan, pwede ka pa rin maglagay ng kung ano-ano. Example, sticker. Or, kunyari, yan, wow. Kunyari, emoji yung gusto mo. Pero ako, prefer kung gamitin yung salitang wow lang. Kasi meron naman dyang free. So, yan. Let's try this one. Ayan. Then, after nyan, madadrag mo siya. Mapapalaki, mapapaliit. And then, ikaw na ang bahala kung ano pang gusto mo pang ilagay dyan. Basta make sure sa tuwing may ilalagay ka, i-apply mo lang siya and then next. And then, okay, i-add natin yung photo. Nakalagay dyan, add photo. So, yan. Ayan yung in-edit natin kanina, guys. Yung nakasave na sa gallery natin, diba? Mismong yung na-cut out lang talaga, yung napunta. Yung katawan ko lang, mukha ko lang talaga. Then, pwede ka pa rin magdagdag ng picture or ng photo. Let's say, ito. Kasi ayan yung laman ng aking nakuha or yung aking binili sa Papa John's. So, yan. Palakihin, paliitin. Depende sa inyo. Kung creative kayo, mas papapaganda nyo pa ang thumbnail ninyo. Pero dahil sa gusto ko lang gawin tong vlog, pinakikita ko lang sa inyo yung easiest way kung papaano ako mag-edit ng aking thumbnail. So, yan. May space pa. Dinagdag ko pa rin yung isa kong nakuha. Ayan. Siyempre, kailangan mo siyang i-adjust para mabasa pa rin yung pinaka-papadjans na yon. Tapos, may gusto pa rin akong ilagay kasi may space pa yung 500 points. Kasi, yan yung points lang na ginamit ko. So, at least, kung may makakita man or sa mga manunood, makikita nila dyan na ano yung 500 points, makakurious sila. Tapos, guys, pwede din kayo dyan mag-edit o effects. Kung gusto nyo magkaroon ng effects, agad yung inyong ginagawa. And then, pwede din mo siyang i-adjust kung medyo masyadong matapang yung contrast. And then, pwede ka din maglagay ng text or kahit ano kung may kailangan kang ilagay. So, yan ako. Try natin ilagay yung free. Then, yan. May mga kulay din dyan. Pili lang kayo. Check lang kayo kung ano yung gusto nyo. Then, pwede nyo rin yan may adjust anywhere na gusto nyo. So, ako, sa bandang taas kasi puno na, diba, yung ibang area. So, yan. Tapos, guys, pwede nyo pa siyang lagyan ng blend color. So, yan, no? Diba, medyo mas na-highlight yung free na salita. Mas okay yung may blend. Then, after that, guys, tapos na. Si-save nyo lang siya. Ganun lang kadali, guys. Thank you. So, ayan, guys.
So, nakita nyo ko siguro kung paano at kung anong application yung nagagamit ko sa pag-i-edit lang ng thumbnail. So, ito siya. Kung wala pa kayo, mag-download muna kayo ng PicsArt application. Applicable naman siya sa Android user at sa iPhone. So, tulad ko, wala akong laptop. More on talagang sariling sikap lang ng pag-i-edit sa cellphone. So, guys, thank you for watching and stay safe. God bless. Bye!